Magandang araw mga ka-hunters. So, welcome to our YouTube channel. So, bagong taon na naman po ang pumasok. So, bagong pag-asa na naman po sa ating mga ka-treasure hunter na umaasa pa rin po na makahanap sila ng mga binaon ng mga hapon noong mga panahon ng World War II. So, sabay-sabay po nating talakayin ang iba't ibang uri ng mga equipment na aangkop sa inyong mga hobbies or pagte-treasure. So, kung mag-avail po kayo, so, tawag lamang po kayo sa mga number na ilalagay ko sa screen. And kung pupunta naman po kayo dito sa aming store, so, tawagan nyo rin po yon and humingi po kayo ng appointment para po mai-appoint po kayo sa gantong araw o sa gantong petsa, sa gantong oras. So, ang visit time po namin is 7 to 4:30 p.m. So, yung 4:30 to 5 p.m. yun po ay inquire only na lang po. Hindi na po kayo maka-avail. Pwede po kayong mag-inquire. Kaya kung bago ka lang dito sa aking channel, so please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga gagawin yung videos. Maaaring makatulong sa mga pag-treasure or mga hobbies nyo. At ma-inform na rin po kayo sa mga promo na dadating dito sa aming store. So, bagong taon, bago rin pong equipment ang ilalabas po namin sa inyo. Sa hatid po yan ng Nokta. Yan po yung score and double score. So, ano ba ang kagandahan ng score at double score sa mga hobby detector na nilabas nila? So, ang double score po kasi, meron po siyang noise cancellation, meron po siyang ground balance na automatic, manual, and tracking. So, meron din po siyang multi-frequency. So, ito lang po ang nag-iisang hobby detector na meron pong noise cancellation na nilabas po ng Nokta. Yun po yung kagandahan ng score and double score. So, ano ba ang gamit ng noise cancellation? Ang noise cancellation po kasi is ginagamit ito pag sobrang taas po ng electrical interference sa paligid. Sa electrical interference, halimbawa, nasa ilalim po kayo ng mga power lines, yung mga matataas po yung electromagnetic na electrical interference. So, mahirap po gamitin para sa isang metal detector na wala po siyang noise cancellation. So, ito po yung score and double score, meron po siyang noise cancellation. So, yun po yung kagandahan niya kaysa sa mga sa ibang brand na nilabas nila, tulad ng Simplex at Simplex New Generation. So, ang price po nito is halos kasame lang po ng mga Simplex Plus, Simplex New Generation. So, ang price niya ngayon is 31,000 yung score. Yung double score naman po is 33,000. Ang pinagkaibahan niya lang po, yung score po is noise cancellation, wala po siyang ground balance. So, automatic ground balance po ito, yung score. Yung tigte 31,000 po. I mean po sa automatic ground balance, pagkabukas nyo, pwede nyo na siyang gamitin. Meron lang po siyang mga ibang modes na pwede mo i-cancel yung mga perus, yung mga... Depende po sa kung ano po yung gusto nyong i-cancel. So madali siyang pindutin. Isang pindot na lang, hindi po tulad ng mga Simplex Plus. I-select mo pa yung mga bar. Notch cancellation po. Ito may mga pattern na po sila. Pipindutin mo na lang yung mga pattern, then yun na po, yun discrimination niya. So, dito naman po sa double score. So, meron po siyang ground balance, noise cancellation, and recovery speed. So, unahin po natin yung ground balance. Yung ground balance po niya is, ipapump mo na lang yung coil. Pag hanggang sa mawala yung tunog, doon na po, ground balance na po siya. Pero una mo gagawin is magno-noise cancel ka muna bago ka mag-ground balance. Para pagka-noise cancel mo, na-cancel mo na lahat ng electrical interference sa paligid, magga-ground balance ka po. Yung recovery speed naman po, ito ay tumutulong sa mga detectorist na mga ko. Kalimitan nito, gumagamit talaga yung mga hobby detectorist. Kasi kaya niya i-separate kung ano yung nade-detect mo. Kunyari, magkatabing bakal, tapos dito may katabi siyang silver. Kaya niyang mas mabilis yung recovery speed, mas mabilis yung kumbaga sa ano po, meron po siyang dalawang target ID na ilalabas. So, pag mas mabilis yung recovery speed, mas madali mo siyang malalaman kung ano po ba yung nade-detect nyo. Kung magkaiba siya, or dalawa ba siyang target, or isang target lamang. So, yun po yung tulong na recovery speed. So, ipapakita po sa inyo kung ano po yung score and double score. So, unahin po natin tong score. Yan, yung kulay green yung kanyang sa screen. So, yan, ito po siya.
Pero pwede mo siyang i-retract. Ito po is 31,000. So konti na lang yung diferensya sa double score. Meron ka ng recover speed. Pero ito po is automatic ground balance para sa mga newbies na nahihirapan mag-ground balance. Ito po yung para sa inyo kasi po automatic ground balance. Pagkabukas nyo, pwede din siyang gamitin. So, turn on natin. Ito natin sa inyo. Ayan, pagka-turn on ko. Ayan. So mapapansin nyo, nandito ako sa loob ng showroom namin. So, meron po yung mga aircon, may mga appliances, may mga electrical interference. So, mapapansin nyo, yan, tunog po siya ng tunog. Yan. So, kahit wala naman po siya, nasa hangin lang po siya, is tunog lang po siya ng tunog. So, ngayon, ika-cancel po natin yung noise dito sa paligid. Didiinan nyo lang po. Yan. Then, magka-cancel na po siya. Iaangat nyo lang po yan na ganyan. Yan. Tingnan po, tumahimik na po siya. Kasi po, na-cancel niya na po yung noise sa paligid. Yun na po yung pinaka-ground balance ng score, yung kulay green ito. Kasi po, automatic na siya. Ang pinaka-ano nyo na lang po, i-cancel yung noise sa paligid. So yan, meron po yung mga perus, mga discrimination. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron po siyang all metal discrimination. Ibig sabihin po ng all metal discrimination is nade-detect mo lahat ng klase ng metal. So, sunod naman po is yung ground discrimination off. So, yung ground discrimination off, naka-cancel po sa kanya yung target ID na 1 and 2. So, hindi mo na ma-detect yung mga ground mineralization. Yung matataas na ground mineralization pag naka-cancel yung 1 and 2. So, sunod naman po dyan is yung perus. Naka-cancel po lahat ng metal. Ang nalabas na lang po dyan, ang value po kasi ng target ID kasi ng bakal is 1 to 10. So, ang madedetect mo na lang dito is 11 to 60. So, meron nga pala tayong target ID na 0 to 60 dito sa score and double score. So, yan. Sunod naman po dyan is yung custom. Pwede po kayong mag-edit kung ano yung gusto nyo i-cancel. Kung gusto nyo, gold lang yung madedetect nyo. Yan, pwede nyo po yung i-custom dito. Then, ito po yung settings nya. Yan, meron siyang volume, light, bluetooth, and threshold. Saka yung vibrate and flashlight. So, ito po yung settings. Meron po tayong pwedeng gamitin dito sa park. Sa mga parke, o tulad dito, mga subdivision, yung mga ganon, or sa mga madaming trash na area. Dito, yan. Dito yung gagamitin natin. So, sunod naman natin yung sa field. Yan. So, kalimitan naman sa field, ang dinedetect lang natin is yung mga nahulog na alahas, treasure, or mga coins, mga old coins. So, sa beach, yan. Kaiba naman po sa beach is naka-multi-frequency po siya. Hindi nyo po siya pwedeng palitan ng frequency. So, ito po yung score. So, sunod po natin yung double score. So, ito po yung double score. Yan. Kulay blue naman po yung kanyang screen dito sa gilid. So, ang presyo po nito is 33,000. So, 2,000 na lang po yung pagitan. Mas maganda na yung features ng inyong metal detector. So, ano ba yung mga features nito? Yan, papakita ko rin sa inyo. Yan, ito po yun. Turn on nyo lang. So, mapapansin nyo, halos same lang po yung itsura ng, ano po niya, ng main menu niya. Meron po siyang park, field, and beach. Pero, napakalaki po ng tulong dito sa settings niya na meron po siyang ground balance, recovery speed, ayan, yung perus volume. Ayan. And, meron din po siyang noise cancellation. Ayan. So, same din po. Unang gagawin is mag-noise cancel muna tayo para makancel mo yung noise sa paligid. Electrical interference or ground interference. So, meron din po yung discrimination pattern. Meron din po yung M1, M2, M3, and 15.2, M3, and 15 kHz. Yan po yung multi-frequency.
So may kanya-kanya po yung gamit, yung M1. Yung M1 and M2 is ginagamit po yan sa mga higher conductive target. Tulad po ng gold, or yan, mga conductive po yan. Yung M3 naman po, ginagamit naman po yan sa mga lower, ano po, lower conductive. Lower conductive na target tulad ng mga copper yan. So yung ground balance po yan, pwede po siyang manual, pwede rin po siyang automatic ground balance. Sa ground balance naman, ipapump mo lang yan. Halimbawa, ito yung lupa. Yan, ipapump mo lang yan. Yan, natunog siya. Then, hanggang sa mawala yung tunog, yun, saka, yun na po yung indication na nakakapag-ground balance na po kayo. So, ito po yung double score and score. So, yan po yung kagandahan dito. Pwede mo po siyang i-retract. Yan, pwede mo siyang palitin. Pag gusto nyo ipasok sa loob ng hukay, may ground balance po siya and may ground noise cancellation. So kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa mga treasure sites nyo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Raven, isang product trainer dito sa Bourbon Electronica.